ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lala. Tanay inakunian, hiniram, kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Piging na handog niya sa atin. Ang salita niya'y bumubuhay sa puso ng kanyang bayan. Ating dinggin at lagi awitin himig ng pag-ibig niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lala. Tanay inakunia, hiniram, kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Handog niya sa atin. Ang salita niya'y bumubuhay sa puso ng kanyang bayan. Ating dinggin at laging awitin himig ng pag-ibig niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Ang Panginoon ay mapakikinggan sa banayad na tinig. Sa gitna ng mga nagsasalpukang alon at malakas na hanging dumaraan sa ating buhay, patuloy siyang nangungusap sa atin. Ako ito, huwag kayong matakot. Patuloy nawa tayong manalig na kasama natin ang Diyos sa mga karaniwan at maging sa mga di pangkaraniwang karanasan sa ating buhay. Alay natin ang banal na misang ito para sa inyong mga personal na kahilingan, sa ating mahal na po ang Jesus Nazareno, at para sa mga taong
pinangakuan natin na sila'y ating idadalangin, isama natin ang kanilang mga kahilingan sa pagdiriwang ng banal na misang ito. At para sa overseas Filipino workers po na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, ang inyo pong mga kahilingan ay atin pong sinasama dito sa banal na misa. Para sa lahat ng mga may sakit na nasa tahanan ngayon at ang mga nasa ospital na nakatutok din po dito sa Facebook Live, kayo po'y pagalingin ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa oras ng pagdiriwang ng banal na misa. At para sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating panalangin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lamang, O Hesus Kristo.
ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa una aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumahan ng Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig mula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang malangalingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi, ay di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya iyaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod, amadla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo
na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila ay mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siyang naging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayong. Samantalang pinauwi niya ang mga tao, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok na mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka
at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, sigaw ni Pedro, iligtas mo po ako. Ito ang sigaw. Sagipin ninyo ako, Panginoon. May mga pagharap tayo sa ating buhay. Kadalasan ay may mga nakakagulantang sa mga sitwasyon na nakikita natin ang ating sarili. Hindi ito o mga trahedya sa ating buhay, kundi ang mga takot na siyang nagbibigay sa atin ng kawalan ng mga pag-asa sa mga sandali. At tayo'y bantulot na magpatuloy kung may mga pangyayaring nagaganap sa daloy ng ating pamumuhay. Ang paghihirap na dumarating sa iba't ibang yugto ng ating buhay ay nagkakaroon tayo ng mga pagpupunyagi, struggle, ang pagkakaroon ng biglaang pagkakasakit, aksidente, pagkawala ng trabaho, kamatayan ng ating mga minamahal sa buhay at iba pa, nagiging isang karanasan na kung saan ay napaparalisa ang ating buhay at hindi tayo nakakapagpatuloy ng ating pag-iisip. Si Elias po ay may tangka sa kanyang buhay na naging problema na inilahat po ng ating unang pagbasa. At isigit po sa lahat, iningi po ni Elias kung maaari ay hayaan na siyang mamatay sapagkat napakabigat ng kanyang hinaharap na problema bilang propeta. At sa ating pong ebanghelyo po ngayon, karirinig lang po namang ninyo na kung saan ay nanganib ang bangkang sinasakyan nila dahil sa dalubyo, daloy, malakas na ihip ng hangin, hampas ng mga alon. Na halos let sila ay nagkaroon ng takot at isalay patuloy na nahintatakutan. Nang makita nila ang Panginoon, Jesus Nazareno na naglalakad sa tubig, sabi nila, multo, multo. Kaya't sila'y iningganyo ng ating Panginoong Jesus at nagtanong, kung kayo po yan, Panginoon, papariyan po ako. At si Pedro po ay lumabas ng bangka, lumakad patungo sa kanya, pero nanaig na naman ang takot niya, dala ng mga alon, at siya'y nagsimulang lumubog. Kaya't napasigaw po siya, Panginoon, sagipin po ninyo ako, Panginoon, ayan ang kanyang unang sigaw. Kaya't sa mga sandaling siya'y papalubog, nahawakan po ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kanyang kamay. Ang pananampalataya na naparalisa dahil sa takot at dahil sa bagyo, alon, hampas ng hangin, ang siyang unang naging tutok sa halip ng Panginoon na kanyang na sa kanya'y naganyaya, na lumapit sa kanya, unang naitutok niya ang takot.
Sa mga kwentong ito, sa pahayag ng ating Ebanghelyo si Elias, sa unang pagbasa at ang mga disipulo, nakita nila ang nakilalang presensya ng Diyos sa kabila ng mga pangyayaring iyon. Pero bagamat ang mga sandaling iyon ay nagbigay sa kanila ng isang takot. Kaya ang pagharapon ni Elias, Propeta Elias, ay tagpuin ng Diyos sa mga pinong tinig mula sa mga ingay, mula sa mga lindol, hagibis ng hangin. Nakita niya ang presensya ng Diyos sa isang mahinay, banayad, na ihip ng hangin. Ang paanyaya po ng Poong Jesus Nazareno sa atin, ang paanyaya niyang sa anumang mga bagay na dumarating sa atin, anumang mga kaguluhan, anumang mga bagay na nagiging bagabag sa ating buhay, huwag tayong mataranta. Manahimik, pakinggan ang katahimikan upang mapakinggan ang Diyos. Hindi tayo naghihisterya kung darating ang iba't ibang mga suliranin at mga conflict sa ating buhay. Unang gawin, umupo, lumuhod, manahimik at pakinggan. Nang tahimik, ang himig ng hangin, ang himig ng tinig ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na katatagan. Huwag nating hayaan ang pananampalatayay madaig ng mga takot sapagkat ito ay tinatawag po natin sa English, useless fears, useless worries, useless anxieties. Ilalayo tayo niyan sa tunay na presensya ng Diyos bagamat kung tayo ay naroon sa tindi ng pagmamalay ng presensya ng Diyos kahit ano pang dumating sa ating buhay. Safe tayo kung uunahin natin na mas matimbang ang pananampalataya kaysa sa mga bagay na kinatatakutan nating walang kwenta. Useless fears, useless worries. Hindi pa nagaganap lahat, pero pinangungunahan na natin kaya tayo'y nailalayo sa tunay na kapit ng pananampalataya. Huwag kang bibitaw. Huwag kang magpadala sa mga walang kwentang takot, mga walang kwentang pag-aalala, mga walang kwentang pangamba. Ang mahalaga ang pananampalataya. Ito po'y hinihingi sa Diyos sa araw-araw. Dinadasal po ito sa Espiritu Santo na siyang magniningas sa kaibuturan ng puso po natin. Alam niyo po yung ningas. Hindi mamamatay kapag naririyan ang lalim sa kaibuturan ng puso natin ng pagmamalay ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kahit anong bagyong dumating na mga problema sa atin, nananatiling pinangahawakan natin sa ating puso, sa kaibuturan, hindi lang basta puso, kaibuturan, ibig sabihin, kalalim-lalim man ang aking puso na handun ang ugat ng pagmamalay ko sa presensya ng Diyos. Kahit ano pang bagyo ang dumaan sa aking buhay, wala akong dapat pangambahan kapag nananalig tayo sa Kanya. Kaya sabi po ng ating Poong Jesus Nazareno kay San Pedro, nang siya sumigaw, sagipin ninyo ako, Panginoon, ayun ang kanyang taranta. Agad siyang inabot ng Panginoon. Napakaliit ng iyong pananalig. Kaya nga po, kung ang problema po natin ay patong-patong na, may dalawang kamay po tayo. Itaas lang, tumingkayad. Panginoon, andito po ang problema ko, pero ang kamay ko nakalabit para ako'y manalig sa iyo at patuloy na manindigan na naririyan ka. At ang higit po sa lahat, mga kapatid, lagi ko po itong sinasabi, napakalakian ng mata ng Diyos. Ang problema na problemang hinaharap po natin ay katiting, kapiranggot. Ang mata ng Diyos, alam niya kung tayo'y mananalig sa Kanya.
Magsitayo po tayong lahat at pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Idalangin natin, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong nabubuhay at nagahari, kasama mo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y
kaya po ang lahat. Tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong mga alay ng iyong sambayanan ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain at siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inayabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob, sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami nang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa
kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Puso mo yung ibig.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group, mga mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at 5 p.m. susundan ng prosesyon. Makiisa po ang lahat. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagay ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay. Ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.